Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga nananahan sa kasalanan at mga malayo sa Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na inibig mo po kami at isinugo ang iyong bugtong na anak at hinayaan siyang harapin ang sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin sa pamamagitan ng pagpapako sa krus sa halip na kami. Nagpapasalamat po kami na hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng banal na dugo na ibinuhos ng Panginoon at iniligtas mo kami upang hindi na kami darating pa sa kahatulan at sumpa. Pinasasalamatan ka po namin, pinupuri at niluluwalhati dahil sa dakilang biyaya ng pagliligtas mo sa amin na walang anumang halaga. At ginawa mo kaming iyong mga banal na anak at pinagkalooban kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat po sa huling 7th batch ng summer retreat na naisagawa sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Sa gayon ay maraming bagong kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa ng iyong biyaya. Kami po ang mga taong tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kami na mahawakan ng iyong mga kamay at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos upang makapamuhay kami ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa nalalabi naming buhay. Sa sandaling ito, kami po ay nagkakatipon ng sama-sama upang pag-aralan ang salita ng Diyos ng sama-sama. Kaya't nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagbibigay ng pagkakataong ito. At pakiusap, hayaan mo po ang lahat ng mga churches sa bansa namin at sa ibang bansa sa mundo na maingatan ng pananampalataya sa pagdurusa. At pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral ng Ebanghelyo. Umaasa po kami na ang Espiritu Santo ay sasamahan sila at kikilos upang ang bawat banal na gawain ng Diyos na nais po ninyo ay maisakatuparan. Sa oras na ito, ituro mo po sa amin ng higit pa kung ano ang nais mong ipakita sa amin na iyong mga salita, ang iyong banal na kalooban at kung ano ang dapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin ang talata sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 9. Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang pinakaimportante at mahalagang bagay na dapat gawin ng isang born again Christian ay ang ibahagi ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa mga nawawalang kaluluwa upang sila ay maligtas. Ginagawa rin natin ito ng husto sa mga karaniwang araw. Subalit, nagkaroon tayo ng mahalagang pagkakataon kung saan maililigtas natin ang bawat kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga nagtitipon sa retreat center na nagmula sa bawat churches. Sa halip na pumunta sa mga bakasyon upang ipahinga ang pisikal na katawan. Ito'y isang napakahalagang pagkakataon kung saan ang isang born again Christian ay maaaring ituring ang isang kaluluwa na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa mundo. Kung saan tayo po ay nananalangin, nagtutulungan, nagsisikap at nagsasakripisyo ng may puso ng Diyos na nagdanais na
ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Bagaman ang pandemya ay hindi pa natatapos, subalit, nang walang anumang kahirapan, inatapos natin ang summer retreat hanggang sa pagtitipo ng ikapitong batch. At sa panahon pong ito, maraming mga espiritu ang bagong naipanganak na muli, nagalak at nagpakita ng kanilang pasasalamat sa Panginoon. Nais ko pong sabihin ang akin pong taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga nanalangin at nagpagal ng sama-sama sa loob ng retreat na ito. Naniniwala rin po ako na ito ay magbibigay ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa ating makalangit na Ama. Hindi lamang sa mga pastor na nangaral sa pulpito, kundi pati rin sa lahat ng mga evangelist na nagsumikap sa counseling. At sa lahat ng mga kapatid na naglalaan ng kanilang pagsisikap sa paghahanda at paghahatid ng pagkain, sa paglilinis, pag-aayos ng trapiko, paggabay, sa medical service at sa choir. Kaya muli, naniniwala po ako na marami ang naligtas sa pagkakataon sa pagkakataong ito. Sa gayon, ang ating mga panalangin at pagpapagal ay hindi nawala ng kabuluhan. Hindi natin alam kung gaano karaming tao ang tunay na naligtas. Subalit, nalalaman nila sa kanilang mga sarili at syempre, nalalaman rin ito ng Diyos. Kung sakaling gusto ninyong malaman ang resulta ng summer retreat, hayaan niyo po na sabihin ko sa inyo ng sandali ang tungkol sa statistics ng pangkalahatang status hanggang dito po sa ikapitong summer retreat. Mayroon pong kabuuan na 63,165 ang lahat na dumalo. Makadalo sana ang maraming brothers and sisters sa summer retreat pero dahil sa COVID-19, medyo mahigpit na pagsisuri at pagbibigay ng atensyon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Subalit, marami pa rin mga kapatiran ang nagkatipon doon. At ang bilang ng mga tao ay 63,174. Mayroon pong 13,874 katao ang nagpa-counseling, 5,899 katao naman ang nabautismuhan, at 11,109 na 11,109 na mga sasakyan ang nakapark, at higit pa rito ang mga kapatiran na nag-offering para sa construction ng retreat center ay naghandog ng 450 million won o 19 million pesos sa panahon po ng retreat natin. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. Noong nakaraan, bumili tayo ng karagdagang 53,000 square meters at ang parking lot ay naging mas malaki. At ngayon, tayo ay nagdidisenyo na upang gumawa ng isang bagong matutuluyan doon. Ang mga lugar na tinutulugan ay talagang kakaunti na kahit sa ngayon. Alam natin na maraming mga rental cottages sa labas po ng retreat center. Pero dahil mahal po ang bayad dito, magtatayo tayo ng mas maraming matutuluyan upang ang mga kapatid ay malayang makapakinig ng salita at tumanggap ng kaligtasan ng walang pasanin. Ang plano po natin ay gumawa ng isang malaking gusali
Hindi ko alam ng eksakto dahil ito ay pansamantalang disenyo pa lamang po. Ang halaga ng konstruksyon ay tumataas na po sa mga araw na ito. Kaya dahil dito, tinanong ko ang mga elders kung magkano ang magagastos. Pagkatapos ay sinabi nila, ang gastos ay nasa humigit kumulang 50 billion won o 2.1 billion pesos. 50 billion won! Ay! Naku, wala tayong dapat ikatakot. Ang ama natin ay mayaman. At tayo, mga ligtas na kapatid, ay nagawa ito ng higit na mas malaki kaysa rito. 80 bansa sa iba't ibang panig ng mundo at 906 churches na sa labas ng bansa. Marahil, mahigit 1,000 na po ito sa ngayon. Ngunit karamihan sa mga bansang pinapangaralan ng Ebanghelyo ay may hirap na bansa. Tulad ng talatang nagsasabi na tinatawag ng Diyos ang mga dukha at ginagawa silang mayaman sa pananampalataya at nagbibigay ng mana sa bansa. Ang Ebanghelyo ay ipinangangaral sa mga mahihirap na bansa at maraming misyonary ang nangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng maraming paghihirap at pagdurusa. Kaya malinaw na dapat nating bayaran ang mission fee at ginagawa po natin ito. Sa pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo ng maraming tao, kung walang sakripisyo, ang Ebanghelyo ay hindi may papalaganap. Kung titinan po natin sa 2 Corinto 9:6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang paghahasik ay tumutukoy sa pagsasakripisyo. Kung maraming sakripisyo, marami ang maliligtas. Kung ang isang taong naligtas ay nakatuon sa sarili, nabubuhay para sa kanyang sarili, at nagkasakripisyo lamang ng kaunti, marami ang hindi maliligtas. Kaunti lang ang maliligtas. Kaya ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. At dahil nalalaman natin na mayroon na lamang kaunting pagkakataon para sa atin ay ipangaral ang Ebanghelyo, sa mga huling pagkakataon na ipinahintulot niya sa atin, kailangan nating magkaroon ng puso na nagnanais gawin ang lahat ng ating makakaya para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang po tayo, kundi marami rin grupo ng Kristiyano na nangangaral ng Ebanghelyo. Subalit kung titingnan po natin, ang kanilang evangelism ay mabagal. At kung titingnan natin, nakakalungkot na makita na ang Ebanghelyo ay hindi ipinapangaral ng lubos. Mahirap makahanap ng isang grupo na aktibong ipinangangaral ng Ebanghelyo at nagpapakita ng mga gawain ng Diyos na maraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya naniniwala po ako na ang huling pandaigdigang misyon ay ibinigay sa atin. Kaya, mas may pusong nagnanais tayo na ipangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng ating makakaya at may sa katuparan ng gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa lahat ng lugar kung saan binubuksan ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan. Kung hindi natin gagawin ito, sisisihin tayo kapag tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon. At dahil dito, walang hanggan nating pagsisisihan ito. Ako po'y tapat na umaasa na sa huling pagkakataong ito na ibinigay sa atin, dapat ay talagang gawin natin ang lahat ng ating makakaya at ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa hindi natin ito pagsisisihan at pagkatapos ay tatayo tayo sa harapan ng Panginoon para humarap ng walang kaihiyan. Kahit sa oras na ito, dahil maraming tao na bagong naligtas, brother at sister na mga bagong naligtas, matapos maligtas, ang lugar kung saan mayroon kayong fellowship kasama ng ibang mga naligtas ay sa church. Sinabi sa Biblia na sila ay nakibahagi sa Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang sa ngayon sa Filipos 1:5-6. At kung titinan po natin sa 1 Corinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Yesu Kristo na ating Panginoon. Gayun din kung titinan po natin sa 1 Juan 1:3-4, ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin.
at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang pakikisama o fellowship at church ay magkakapareho lamang. Ang isang taong ligtas ay hindi naligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili. May mga brothers at sisters na kaliligtas pa lamang. Sa kalagitnaan nila ay naroon ng Diyos. Ang Espiritu Santo din ay naroon upang magpatuloy ang pakikisama. Sa wikang Ingles, ito ay fellowship at tinatawag natin itong church o iglesia. Ang isang tao ay hindi maaaring maging church. Ang kapulungan ng mga ligtas na banal, ang grupo na iniligtas at inihiwalay mula sa sanlibutan, mga grupong inihiwalay upang pumunta sa langit at para sa kaluwalhatian ng Diyos, yan ang church. Dapat ninyong malaman na ikaw ay nasa loob ng church. Kapag ang isang tao ay pinanganak, ang tatay, nanay, mga ate, kuya, tiyo at tiya, naririyan po ang pamilya. Gaya ng kung paano lumalaki ang sanggol sa pamamagitan ng pag-ibig at pag-aalaga ng pamilya, kapag ang isang tao ay naligtas, hindi siya naligtas ng mag-isa. Siya ay naligtas sa tulong ng mga panalangin at sakripisyo ng taong ligtas at pagkatapos ng maligtas ay mayroong maraming brothers at sisters. Sa fellowship na ito, ang ating Christian life ay lumalago at ipinamumuhay natin ang mga natitira nating buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Gayun din, ang mga tao na mamumuhay na magkakasama sa langit ay dapat na mabuhay na magkakasama dito sa mundo. Noong nakaraang araw, may isang tao na in-evangelize ko, 10 taon na ang nakalipas. O marahil ay 20 taon na nakakaraan. At narinig ko na ang taong iyon ay hindi dumadalo sa church. Ang taong ito ay dumadalo na ngayon sa ibang kapulungan na hindi naman naligtas. Nang tingnan ko, hindi ko maisip na siya ay ligtas. Ang isang taong ligtas, una ay may kakayahang makilala ang iba pang taong ligtas sa bawat isa. At ngayon, may isang Diyos, isang kapatiran. Ang isang tao na may kaparehong buhay at kaparehong pag-asa na makakapunta sa langit, sila ay mayroon ding iisang layunin sa buhay. Kaya nga, hindi ito magagawa ng mag-isa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng fellowship. Ang Christian life ay unti-unting lalago at makakapamuhay tayo ng isang buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. At maaari ko ring ipangaral ang ebanghelyo sa iba pang mga tao at mayroong mga bagay akong maaaring magawa para sa kaligtasan ng iba. Ito ang Christian life. Kung ang isang tao ay hindi mananatili sa fellowship, hindi natin malalaman kung siya ay ligtas o hindi. Kaya sa unang Juan 3:14, nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kaya ang ganitong mga salita sa unang Juan at ang pag-ibig ay hindi isang bagay na ginagawa ng mag-isa lamang. Ang taong ligtas, ang tao na mayroong kaparehong buhay at pag-asa ay mayroong iisang puso at gumagawang magkakasama sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa isa't isa ay ito ang ebidensya na lumipat na sa buhay mula sa kamatayan at naligtas na. Kaya masidhi ko pong hinihiling na ang mga taong ligtas ay magmahalan na magkakasama, sumusunod na magkakasama, mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa mga natitira nating buhay at kapag dumating na ang Panginoon at magtutungo na tayo sa kaharian ng magkakasama at mamuhay na magkakasama sa piling ng Diyos magpakailanman. Kaya meron akong nais sabihin na ilang mga bagay para sa mga bagong naligtas. Pagkatapos nating maunawaan na tayo ay ligtas na, ang kaligtasan ay isa lamang napakanatural at madaling bagay. Kung ito ay mahirap, paano maliligtas ang mga tao? Kung ang matatalinong tao lamang ang maliligtas o ang mga taong nagbibigay ng espesyal na sigasig at sakripisyo lamang ang maliligtas, magiging napakahirap na bagay ang maligtas. Walang sino man ang maliligtas siguro. Humihinga tayo ng hangin na ibinigay ng Diyos sa atin at ang ating katawan ay nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay isa ring biyaya na ibinigay sa atin na walang bayad.
Kung pag-iisipan natin ito, pagkatapos nating maunawaan ang kaligtasan, ang ebanghelyo ay madali at simple lamang. Ngunit hindi pa rin natin alam kung gaano kahanga-hanga ang kaligtasan. Kung walang hangin na hindi nakikita, mamamatay tayo agad. Alam niyo kung ano ang mangyayari kung hindi tayo hihinga ng 10 minuto? Hindi po ba? Ang hangin ay ibinigay ng walang bayad. At nabubuhay tayo habang tayo ay humihinga. Kung bubuksan natin ang ating mga puso sa biyaya na ibinigay sa atin at tanggapin ito, ito ay kaligtasan. Gayun din ang ating buhay pagkatapos maligtas. Ito ay hindi isang bagay na mahirap. Ito ay minsan dahil minsan madali at minsan mahirap. Pag-aaralan natin ito isa-isa. Magsimula tayo sa madali. Ang isang bata ay hindi kailangang matutunan ang pinag-aaralan ng isang propesor ng unibersidad. Ang bata ay dapat na mag-umpisa sa nursery, pagkatapos ay sa elementarya, tapos middle school, high school. Ganito natin natututunan ang mga aral ng sanlibutang ito. Gayun din sa paglago ng ating Christian life. Sa paglago, kung titingnan po natin sa 2 Pedro 3:18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya una, sa pamamagitan ng Biblia, nalalaman natin na ang Diyos ay buhay. At natututunan natin na tayo ay mayroong espiritu sa harap ng Diyos. At nalalaman natin na tayo ay miserableng makasalanan at tayo ay nakatadhana ng mahatulan at maparusahan. Pagkatapos, nalaman natin na inibig tayo ng Diyos at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang malaman ng eksakto at manampalataya ng malinaw ay magkapareho lamang po. Kaya sa Juan 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Maging ito man ay buhay na walang hanggan o kaligtasan, ito ay magkapareho lamang. Subalit sinasabi na ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ang pinakauna. Makikilala ang Diyos at makikilala si Jesucristo na isinugo ng Diyos upang iligtas tayo. Ang makilala ng tiyak at manampalataya ng malinaw ay pareho lamang. Ang mga tao ay hindi ito sinasampalatayanan sapagkat hindi nila ito nalalaman. Nang matanggap natin ang kaligtasan, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. At pagkatapos nito, ang kaalaman patungkol sa Diyos ay lumalago. Nalalaman natin na pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Subalit maliit na parte lamang ang ng kamangha-manghang biyaya at pag-ibig ng Diyos ang nalalaman natin. Nauunawaan natin ito ng kakaunti lamang, subalit nakatanggap tayo ng kaligtasan. Kaya sa Efeso chapter 3, at upang makilala ang pag-ibig ng Diyos, nahigit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya gaya ng tanatang ito, ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa araw. Mataas kaysa langit. Mas malalim kaysa sa dagat. Ang pag-ibig ng Diyos, mataas kaysa araw. Dakila kaysa araw, mataas kaysa langit. At mas malalim kaysa dagat. Ang mga bata ay inaawit ito, subalit marahil ay hindi nila alam kung anong kahulugan ng lyrics. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos ng paunti-unti. Ang kanyang dakilang pag-ibig ay para sa buong sanlibutan, para sa lahat. Ang taas ng kanyang pag-ibig ay tunay na napakataas. Iniwan ni Jesus ang kanyang kataas-taas ang trono ng kaluwalhatian na pumarito sa mundong ito. Ang lalim ng kanyang pag-ibig ay maaaring magligtas ng isang tao na patungo sa kalaliman ng impyerno. Ang haba ng kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Naunawaan natin ito ng higit at mas higit pa. At marami pa tayong bagay na dapat na malaman. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Habang marami tayong nalalaman sa Biblia, mas higit nating nakikilala ang Diyos. At ang galak, pasasalamat, biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang pupuno sa ating puso. Nahaalala pa po ba ninyo ang pamagat ng nakaraang sermon ko?
Naalala po ba ninyo yung pamagat ng nakaraang sermon? Sa loob ng isang buwan ay hindi ako nakapagbigay ng sermon dahil sa summer retreat. Noong nakaraan ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa Hebreo chapter 2 verse 3, dakilang kaligtasan, na may pamagat na ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao, at ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ito, yung patungkol sa kaligtasan. Ang dakilang kaloob ng Diyos sa tao, paano kaya kung nakatanggap ka ng kamanghamanghang biyaya? Paano kung nakatanggap ka ng kamanghamanghang biyaya? Ikaw ay mapupuno ng kagalakan at ng pasasalamat. Bakit walang bayad ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal? Efeso 1:6. Ito ay nasa unang chapter po ng Efeso. At ang dahilan kung bakit ibinigay niya ito ng walang bayad ay dahil walang sino man ang makakapagbayad nito upang maligtas. Hindi dahil sa wala itong halaga, kundi dahil ito ay napakadakila at kamanghamangha. Walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay. Kaya't walang ibang pagpipilian ng Diyos, kundi ibigay ito ng walang bayad. Ito ay tinatawag na kaloob. Gusto kong muling sabihin sa inyo kung gaano kadakila at kamanghamangha ang kaloob na kaligtasan. Sa tingin ko ay maraming mga brothers at sisters ang hindi nakakaalam kung gaano kadakila at kamanghamangha ang kanilang kaligtasan. Kaya ang kaligtasan na ating natanggap, nakatanggap tayo ng kaloob, subalit maaaring hindi natin nalalaman kung gaano kabuti ito. Sa tingin ko ito ay isang magandang bagay at sa tingin ko ay nagkakahalaga ito ng 100,000 pesos. At ang iba ay sinasabi ang halaga nito ay higit pa sa 1 billion pesos. Hindi mo ito mabibili kahit 10 bilyong piso. Ang halaga nito ay tumaas na at ito ay mahigit sa 100 bilyong piso. Maaari tayong mabigla. Hindi dahil sa ito ay mas malaki ang halaga, kundi dahil ito po ay napakadakila at kamanghamanga. Subalit, maliit lamang ito sa umpisa. Maliit sa umpisa, kaunting bahagi lamang ng pag-ibig ang nalalaman po natin sa umpisa. Sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ako ay nagpupuri kapag ang dakilang pag-ibig ay nagliliwanag sa aking puso. Ang dakilang pag-ibig ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan at kagalakan. Ang dakilang pag-ibig. Nalalaman po ng bata na iniibig siya ng kanyang ina, subalit hindi niya alam ang laki ng pag-ibig ng kanyang ina. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ngunit hindi ang laki ng halaga nito. Hindi natin alam kung gaano kadakila ang ating kaligtasan. Hindi lamang sa dakilang kaligtasan, kundi napakadakilang kaligtasan. Ito po ay ipinahayag na kagaya nito. Kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan. Kaya dapat muna natin itong pag-isipan. Kung ating pababayaan, sabi, ibig sabihin ay baliwalain ito at sasabihin hamak na kaligtasan. Mayroon bang nag-iisip po sa inyo ng ganito? Hindi ito biro. Ang ibang tao ay nagbibiro patungkol sa kaligtasan. Subalit huwag kayong magbibiro ng kagaya po nito. May mga taong nag-iisip na ang kaligtasan ba ay walang bayad? Kung gayon, sa susunod na lang ako tatanggap ng kaligtasan. Hindi gayon. Merong isang lalaking pumunta sa department store, tumingin-tingin sa mga damit, sinubukan, hinawakan, tapos sabi niya, saka na lang ako bibili. Pag-iisipan ko muna. Maaari niya itong hawakan at bilhin sa susunod. Maaari tayong bumili ng damit kung kailan natin gustuhin. Subalit ang kaligtasan ay hindi ganon. Hindi natin ito makukuha kung kailan natin gustuhin. Sa Isaiah chapter 55,
inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Kung susubukan mong makatagpo ang Diyos habang nananalangin ka sa bundok, multo ang makakatagpo mo. Makakatagpo mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa church building? Hindi mo makakatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpunta sa church building. Kung gayon, saan natin siya makakatagpo? Sa pamamagitan po ng Biblia. Nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng salita at makakatagpo natin siya kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Paano po? Mahahanap natin siya sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay mas marami ang natututunan natin, nating salita. Habang mas marami ang natututunan nating salita, mas nakikilala po natin ang Diyos at nagiging mas malapit sa Kanya sa mga tuntunin ng personalidad. Hanggat mas marami ang nalalaman natin tungkol sa Diyos, meron ba kayong taong kilalang kilala ninyo? Ang taong kilalang kilala ninyo ay maaaring ang inyong mga magulang o mga anak o asawang lalaki o asawang babae o mga kapatid o kaibigan. Meron tayong taong merong tayong taong pinakakilala natin, pinakamalapit sa atin, tama ba? Kayo po, gaano kayo kalapit sa Diyos? Gaano niyo siya kakilala? Kilala ninyo siya, subalit hindi kayo malapit sa Kanya? Dumadalo lang ba kayo na kapag Sunday sermon, umaawit ng himno, minsan ang nananalangin at ang Diyos ay hiwalay sa inyo? Ay hindi po, siya ay nasa puso natin. Ngunit ang ibang tao hindi ito alam. Iniisip lamang nila na ang Diyos ay kasama nila kapag nag-aaral ng Biblia, ngunit nakakalimutan ito sa kanilang normal na buhay. Ang pagpapabaya sa isang napakadakilang kaligtasan ay ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Hindi sumampalataya kahit na matapos mapakinggan ang salita. Ito ang pagpapabaya. Kaya sa Hebreo chapter 12 ay nakasulat na si Esau ay ipinagbili niya ang pagkapanganay sa pamamagitan ng pagkain at tinawag siya bilang taong mapakiapid o lapastangan. Ang pagkapanganay ay hindi pagmamana ng mga ari-arian ng ama, kundi ng pagpapala ng Diyos. Ngunit hindi alam ni Esau kung gaano kahalaga ang pagkapanganay at ipinagbili niya lang ito sa isang nilaga na lentehas dahil sa kanyang gutom. At sinabi niya kay Jacob, kung gusto mo ang pagkapanganay, kunin mo. Nagugutom ako ngayon at kailangan ko ng pagkain, kung hindi yung pagkapanganay. Kaya ganyan, hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Akala niya ang kanyang pagkapanganay ay maliit lang. Matapos itong maibigay kay Jacob ang pagpapala ng pagkapanganay, nang nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang natagpo ang pagkakataon upang magsisi, bagaman pinagsikapan niya iyon na mayroong pagluha. Hebreo 12, talatang 17. Kaya ang pagkakataon ng pagsisisi ay inalis magpakailanman. Kaya ayon sa ikalawang Korinto 13, talatang 5, siya sa atin, ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Sinasabi niya na sumasampalataya siya. Gayunpaman, kailangan niyang siya sa atin muli. Kung ang paniniwalang iyon ay pananampalataya na sinasang-ayunan ng Diyos o hindi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Mayroong check-up para sa kalusugan. At dahil sa coronavirus sa panahon ngayon, madalas isinasagawa po yung mga test. Madalas ko tinitingnan kung mayroon akong malaking karamdaman nang hindi ko nalalaman sa ganitong paraan. Dapat nating siyasatin ang pananampalataya. Tandaan po natin, may wasak na pananampalataya, maling pananampalataya, pagtalikod na pananampalataya, patay na pananampalataya sa Biblia. At may pananampalatayang hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ito ang mga maling pananampalataya. Ang diablo ay bubulong. May pananampalataya ka. Maaari kang mabuhay ng katamtaman lang. Dumalo ka lang sa church. Yan ay mabuting pananampalataya. Yan ba ang tunay na pananampalataya? Kaya kailangan ninyong siyasatin ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita.
paano ninyo masusubok ang inyong pananampalataya? Matatagpuan nyo ba ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang sikat na tao? Mas maganda kung ang pananampalataya ay may papakita sa pamamagitan po ng X-ray. Ngunit, ang pananampalataya ay hindi masusubok sa ganoong paraan. Dapat ninyong siyasatin ang inyong pananampalataya para sa inyong sarili sa pamamagitan po yan ng Biblia. Sa pamamagitan ng salita, dapat ninyong siyasatin ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Naniniwala tayo sa salita. Kaya, kung sasampalataya ka sa pamamagitan ng salita, ito ang kaligtasan. Gayunpaman, kung hindi ka sasampalataya ayon sa salita at iniisip mo na naligtas ka sa pamamagitan ng gawa, katulad ng mga espiritual na karanasan doon sa bundok o sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa iba, ay nagkakamali kayo. Sapagkat dito, ayon sa salita, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, Roma 10:17. Kaya ang maunawaan at sumampalataya sa salita ay pananampalataya. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat na mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Roma 1:17. Kailangan ninyong umunlad sa pananampalataya ng kaligtasan tungo sa paglago ng pananampalataya. Isang masunuring pananampalataya at isang pananampalatayang may gawa. Pag-unlad ng pananampalataya, lumalago ang pananampalataya. Kaya ayon po sa 2 Tesalonica 1:3, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Ang pananampalataya ay dapat lumago. Kung saan naroon ang buhay, naroon ang paglago. Kaya ang pananampalataya ay lumalago at ang Christian life ay nababago. Ang ating puso at isipan ay nabago. Bagaman ang isang tao ay nabuhay sa madilim na buhay sa nakaraan, ay mababago siya kapag siya ay naligtas. At mabubuhay siya para sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Ito ang paglago ng pananampalataya. Paglago ng pagbabago ng buhay. Ganito po dapat. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay kasalanan ng hindi pagsampalataya. Ang lahat ng maling kasalanan ay maaaring mapatawad. Alam natin na ang dugo ni Jesus ang naghugas ng mga kasalanan ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaya ito po ay nakakagulat. Ang mga kasalanan ko, ang mga kasalanan ninyo, inalis ni Jesus ang mga kasalanan. Kaya sa 1 Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya pinahihintulutan ang kasalanan. Kaya dahil sa kasalanan, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit si Jesus ay pumarito sa sanlibutan at kinuha niya ang kasalanan at kahatulan na nararapat sa atin sa halip na tayo. Ang walang kasalanan si Jesus ay namatay para sa atin. Nagdusa siya ng puot at kahatulan. Ang kamatayan ng krus ay ang lugar na nararapat sa makasalanan. Ngunit si Jesus ay pinako sa krus para sa mga makasalanan. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang tanging anak ng Diyos, ang banal na dugo ay dumanak at ang dugong iyon ay ang tumubos sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ngunit, ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa dugo, ang kasalanan ng hindi pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Walang paraan para mapatawad ang ganitong kasalanan. Kaya sa Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Tinanggap ng Panginoon ang kahatulan na nararapat sa atin. Tinanggap na ni Jesus ang sumpa at ang kahatulan ng puot na nararapat sa atin. Ano po ba ang krus? Ito ang katibayan na tinanggap ni Jesus ang kahatulan na nararapat sa atin. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo.
kinuha ng Panginoon na walang kasalanan ang sumpa at kahatulan na nararapat sa akin. Ang katawan ni Jesus ay lubos na hinatulan para sa mga kasalanang nagawa ng aking katawan. Nagdanak ng dugo si Jesus at hinugasan ang ating mga kasalanan magpakailanman. Gayunpaman, ang isang tao ay hindi naniniwala sa katotohanan ito. Iyon ay isang kasalanan. Walang paraan para mapatawad ang kasalanan ito. Kaya sa Hebreo chapter 10, gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa Kanya na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanan sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang mga tao ay binato hanggang mamatay dahil sa kanilang paglabag sa batas. Ngunit si Jesus ay nagdanak ng kanyang dugo para sa aking mga kasalanan at hinugasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang hindi pagsampalataya sa katotohanan ito ay pagdungi sa dugo ni Jesus. Paano nahugasan ang dugo ni Jesus ang aking mga kasalanan? Ito ay isang kasalanan hindi mapapatawad. Ito ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. My Lord's blood is pure and pure. Pure ay nangangahulugang malinis. Ang dugo ni Jesus ang naglinis sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ngunit ang dugo ni Jesus ay hindi nadungisan. For cleansing in thy precious blood that flowed on Calvary. Ngunit sa palagay po ba ninyo marumi ang dugo ni Jesus? Bakit patuloy ninyo sinasabi ang patungkol sa nakakasuklam na dugo? Ito ay tipan ng Diyos na ang ating mga kasalanan ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sa Hebreo 10:29, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maipalaganap ang biyaya ng Diyos at nagpapaunawa sa atin. Subalit, kapag dumating na ang mga aliw, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa Juan 15:26, ang Espiritu Santo ang nagpapalaganap ng pag-ibig na isinakatuparan ni Jesus doon sa krus. Nagpapaunawa sa atin at tumutulong po sa atin upang tayo ay sumampalataya. Kaya sa 1 Korinto 2, talatang 12, ngayon ay aming tinanggap ang Espiritong mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sino ang nagpaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin? Siya ang Espiritu Santo. Plinano at ipinangako ng Diyos ang kaligtasan. Isinakatuparan ni Jesus ang kaligtasan doon sa krus at tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang katotohanan ito. Gayunpaman, dinudungisan niya ang Espiritu Santo ng biyaya na nagpapatotoo sa biyaya. Binabaliwala niya ang gawain ng Espiritu Santo. Lumalapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa Espiritu ng biyaya. Kaya wala nang ibang paraan upang mapatawad siya. Kaya Hebreo 2, talatang 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ano ang hindi nila maaaring pabayaan? Hindi nila maaaring pabayaan ang kahatulan. Ipagpalagay natin na may isang tao na gumawa ng mahusay na trabaho at tulong para sa bansa. At kung mamatay siya para dito, nakakatulong ba ito sa pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa? Idiligtas ba ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan po nito? Sa tuwing nakakakita ako ng dakilang tao, iniisip ko na siya ay talagang dakila at mabait. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi sumasampalataya kay Jesus. Hindi niya alam ang biyaya ng Diyos. Kaya sa tuwing nakakakita ako ng ganitong tao, naisip ko na sana makapasok siya sa langit. May espesyal na appointment pa na maaaring mag-enroll ang estudyante sa kolehiyo nang walang kinakailangan. Ngunit walang espesyal na appointment para makapasok sa langit. Ang dugo lamang ni Jesus, tanging dugo lamang ni Jesus ang makakalinis ng ating mga kasalanan. Ang daan upang makapunta ang makasalanan sa langit ay ang dugo lamang ni Jesus. Tama po ba? Kaya sa Juan chapter 6, sa 1 chapter, chapter 3, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi
makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaya sila na nakaunawa at sumampalataya sa biyaya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit sa mga hindi sumampalataya ay mga taong tinatawag ng Biblia na mga hindi sumusunod. Ang hindi nila pagsampalataya ay hindi pagsunod. Ito ang pinakamalaking pagsuway. Bakit ba kinain ni Adan ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama kahit na sinabi ng Diyos na kapag kinain ninyo ito ay tiyak na mamamatay ka? Kinain ba niya yun dahil si Eva ay unang kumain at binigyan siya nito? Bigyan man siya ni Eva o hindi, kung siya naniniwalang siya ay tiyak na mamamatay kapag kinain niya yun, ay hindi niya kakainin yun. Gayunpaman, sinabi ni Satanas sa kanya, subukan mong kainin. Sinabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay. Hindi ipinahintulot ng Diyos na kainin ninyo iyon dahil nag-aalala ang Diyos na kayo'y magiging katulad ng Diyos at kayo'y magiging matalino at nabubuksan ang inyong mga mata. Kaya si Adan ay nagduda tungkol sa salita ng Diyos. Kung siya'y naniwala sa salita ng Diyos, hindi niya iyon kakainin. Ang pagdududa ay pasimula ng kasalanan. Tama po ba? Kaya ang ating pinaniniwalaan na katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus at pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. At kung tayo ay hindi maniniwala, ito ang hindi pagsunod. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ibig sabihin nito na hindi nila makikita ang buhay na walang hanggan. Hindi nila makikita ang buhay na walang hanggan. Kaya makakapunta ba sila sa langit kahit na hindi nila iyon nakikita? Kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Halimbawa, mayroong matalas sa tabak gaya ng sinulid na parang buhok na nasa itaas ng ulo ng mga taong hindi ligtas. Saan man sila magpunta, may matatalas na espada sa itaas ng kanilang ulo. Kung may mahulog, ano mangyayari? Kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ganito ito nakakatakot. Subalit kahit na may taong nakapakinig ng lubos ng salita ng Diyos. At sinabi niya na, sa kanya lamang siya maniniwala. Siya ang taong walang anumang kwalipikasyon na sumampalataya. Kaya sa Isaiah 55 verse 1, O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Inaanyayahan ng Diyos ang mga taong nauuhaw sa kanilang espiritu upang mabigyan sila ng tubig. Inaanyayahan sila. At sa Isaiah 55 verse 3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Sinabi ng Diyos na pumarito kayo sa akin at kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Subalit ang mga tao ay ayaw makinig. Kahit na sila'y makinig, hindi sila nakikinig ng mabuti. Minsan sila'y nakakatulog pa at nagigising muli. Kaya ang salita ba'y papasok sa kanilang mga puso? Meron pong isang tao nagsabi ng ganito noon. Meron isang kriminal na nahatulan matagal ng panahon ang nakalipas. At siya'y nakiusap sa hari na siya'y palayain. Kaya naglagay ang hari ng tubig sa isang lalagyan at ibinigay sa kanya. At sinabi ng hari, dalin mo ang basong ito at libutin mo ang kastilyo. Kapag may natapon kahit isang patak ng tubig, ikaw ay mamamatay. Ngunit kung makabalik ka dito na walang natapon kahit konting tubig, ikaw ay patatawarin. Kung may matapon na tubig, siya ay mamamatay. Kaya kahit maingay sa paligid niya, siya ba'y titingin doon? Kung may kawili-wiling bagay siyang madaanan, pupuntahan kaya niya upang magsaya? Hindi po. Hindi po. Ang malaking problema ay kung siya ba ay mamamatay o hindi. Siya'y mabubuhay kung magagawa niyang lumibot, dala ang tubig sa kastilyo ng isang beses. Pagkatapos ito, makakapag-focus na siya sa ibang bagay. Lahat tayo, dapat nating pag-aralan ang Biblia ng may ganitong pag-iisip.
Ngunit kung mag-aaral tayo ng walang ganitong kaisipan, paano natin ito matututunan? Kung iisipin natin ng okay lang, makinig na lang next time, paano tayo matututo ng mabuti? Tayo'y kailangang magising sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang magagawa ang sinuman sa kanyang sarili. Kung ang mga tao ay walang bagbag na puso upang maligtas, na humihingi ng kaligtasan, napakahirap para sa kanila ang maligtas. Kaya sa Mateo 22, may isang hari na nagdaos ng handaan para sa kasalan at nag-imbita ng mga tao upang pumunta doon. Siya'y nagpadala ng mga imbitasyon sa kanila. At nang dumating na ang araw ng handaan para sa kasalan, inutusan niya ang kanyang mga lingkod na patayin na ang mga baka at mga pinatabang hayop upang ihanda para sa hapunan. At sinabi niya, "Halina kayo sa handaan ng kasalan." Subalit ayaw nilang pumunta. Kaya muli sinugo niya ang kanyang mga alipin. Subalit ayaw pa rin talaga nilang pumunta. May taong bumili ng bukid at nagsabi siya'y pupunta doon. At may nagsabi na siya'y bumili ng 5 magkatuwang na baka. Kaya nais niyang puntahan at ito'y subukin. Nasubok na niya iyon bago pa niya ito bilhin. Sino ang nagsisinungaling? May isa pang nagsabi na ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Opo, maaari silang mag-isip ng ganito mga dahilan, subalit ang handaan ng kasalan ng hari ay hindi pangkaraniwang handaan. Tama po ba? Kaya muli, sinugo ng hari ang kanyang mga alipin, subalit sinabi nila, ayaw namin pumunta, at pinatay nila ang mga alipin ng hari. Anong sitwasyon po ito? Ano po ang gagawin ng hari ng oras na ito? Interesanting basahin ng Mateo chapter 22, nagalit ang hari sa kanila at isinugo ang kanyang hukbo pang sila'y patayin. Lahat ng mamamatay taong iyon na pumatay sa alipin ng hari at kanilang sinunog ang kanilang lunsod sa apoy. Kaya gaano po iyon nakakatakot? Kahit na sila'y inimbitahan, hindi lamang nila tinanggihan kundi pinatay pa nila ang mga alipin ng hari. Kaya't sila'y pinatay lahat ng hari at sinunog pati ang kanilang lunsod. At sinabi niya na pagkatapos, sinabi sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ng sino mang makita ninyo. Ang mga unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Tinanggihan ng Israel ang Kristo at kanilang pinatay ang Kristo. Pinatay din nila ang mga taong nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sila ikinalat ng mga sundalong Romano, isinugo ang mga sundalong Romano sa kanila at 1.1 milyon ang pinagkapatay at ikinalat ang ibang mga Israelita sa ibang bayan noong AD 70. At sinunog nila ng apoy ang templo ng Israel at sila ipinag-usig sa loob ng 2,000 years. Ano po ang kanilang kasalanan? Ang kasalanan ba na nilabag nila sa kautusan? Hindi po. Dahil sa kasalanan ng pagtanggi nila kay Kristo, ang Ebanghelyo ay pinangaral sa buong mundo at sa lahat ng mga daanan. Ang Ebanghelyong ito ay pinangaral din po sa atin. Ngayon ang mga taong hindi sumasampalataya ay kailangan nilang tingnan ang bayan ng Israel. Kailangan nilang makita na sila na piniling bayan ng Diyos ay tumanggap ng matinding parusa ng Diyos matapos silang tanggihan si Kristo. Sinabi ni Jesus sa Lucas 23:31, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito'y tuyo? Ang sariwang punong kahoy ay tumutukoy sa mga Israelita. Ang taong matuwid ay ang punong kahoy na sariwa. Ang mga Israelita ay piniling bayan at mga taong sumusunod sa mga kautusan. Subalit ang kasalanan at tanggihan ng Ebanghelyo ni Kristo at si Kristo, ay gaano kami miserable? Kaya dito, gaano kami miserable silang pinagkapatay sa loob ng 2,000 taon? Subalit gaanong higit na parusa sa mga hintil kung sila ang tatanggi kay Kristo? Ipinakita sa kanila ng Diyos kung gaano kalaki ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo sa pamamagitan ng halimbawa ng bayan ng Israel. Iyon ay ang kaparusahan sa impyerno. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Alam ba ninyo kung gaano kakilakilabot ang talatang ito? Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya?
Kaya kung gaano kadakila ang kaligtasan, ganoon din ang parusa at galit para sa kanila na tumanggi sa kaligtasan, walang hanggang impyerno. At maiksi kong sinabi sa inyo ang kasalanan ng pagkapabaya sa kaligtasan, kailangan natin pakinggan muli iyon at i-review. May mga naligtas na hindi nakakaalam kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan ito. Kaya naman, talagang hindi nila ito pinahahalagahan. Halimbawa, may tao nakatanggap ng regalo, masaya niyang natanggap iyon. Subalit, siya ay hindi nagpapasalamat at hindi man lamang niya iyon binuksan. Ang regalong iyon ay napakahalaga na tulad ng gamot na makapagpapagaling sa mga taong may nakamamatay na karamdaman. Isa pang halimbawa, mayroon akong napakalaking utang. At may taong ibinenta ang lahat, pati bahay niya, at binayaran ang aking utang. Kung ganoon, posible kaya na hindi ako makaramdam ng pasasalamat at ng kagalakan? Hindi ko makakalimutan ang iyong biyaya. Ano kayang nangyari kung wala ka noong panahong iyon? Subalit ang taong naligtas na dapat ay mapupunta sa impyerno at nasa ilalim ng walang hanggang sumpa ng kaparusahan, siya ay napatawad. Napatawad ang lahat niyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at ng kanyang mahalagang dugo. At hindi tapos ay hindi nakakaramdam ng labis na pasasalamat at nagsasabi na kahit na namatay ang Panginoon para sa akin, pero ayoko talagang mabuhay para sa Panginoon. Tapat ko pong sinasabi, pasensya na po kayo. Sinasabi nila na sila ay ligtas, ngunit ayaw nilang mabuhay para sa Panginoon. Niayaw man lamang nilang sumunod sa Panginoon. Sinasabi nilang sila ay ligtas. Ngunit ayaw nilang mabuhay para sa Panginoon. Hindi po ako sigurado kung ang isang taong naligtas ay maaaring maging ganoon dahil sa makamundong kasakiman at makasariling pagnanasa. Ngunit iyon po ay kasalanan na pagpapabaya sa napakadakilang kaligtasan. Yun po'y pagpapabaya sa napakadakilang kaligtasan. Tama po ba? Itinuturing nila ang kaligtasan ay trivial lamang. Ang kaligtasan ba ay trivial lamang, mababaw lamang? Kung ang ating Christian life ay hindi mabuti, ibig sabihin ba na iniisip natin na ang kaligtasan ay trivial lamang? Ang dugo ba ng Panginoon ay hamak lang? Yun ba ay walang halaga? Wala man lang pagnanais sa suklian ng biyaya, walang pagnanais mabuhay para sa Panginoon. Ikalawang Korinto 5:15, siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoon ay namatay para sa atin at tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip natin at pinatawad ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo upang hindi na tayo mabuhay pa para sa ating mga sarili. Nabubuhay tayo para sa ating mga sarili bago tayo naligtas na nagsasabing, paano ako makakain ng maayos at mabubuhay ng maayos? Gaano ka man kumain ng maayos at mabuhay, mamamatay ka pa rin. Mamamatay na tayo ng sandaling panahon. Ngayong ligtas na tayo. Hindi na tayo dapat mabuhay muli para sa ating sarili. Kaya sabi sa Roma 14:7-8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Sino po sila? Yung mga naligtas. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili, walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo, mamatay tayo sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa Panginoon, ngunit namamatay tayo para sa Panginoon. Pag-aari ako ng Panginoon. Tama ba? Special ba yun? Hindi ko masusuklian ang biyaya kahit na mamatay ako ng 100 beses para sa Kanya. Bagaman hindi ako maaaring mamatay ng 100 beses para sa Panginoon, dapat kong ibigay sa Kanya ang aking buhay kahit 1 beses. Ayaw niyo po ba yun? Sabi sa Roma 14:9, sapagkat dahil dito, ano ang dahil dito? Si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay.
upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Panginoon. At sila'y mabubuhay sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon, mabuhay man o mamatay, na naunawa ang sila'y sa Panginoon. Ang Panginoon sa ating puso. Bago tayo naligtas, tayo ang Panginoon. Ngunit ngayong ligtas na tayo, ang Panginoon sa ating puso. Ang Panginoon ng buhay, siya ang hari ng mga hari. Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. At kung kalooban ng Panginoon, mamamatay tayo. Ano ang espesyal tungkol doon? Yan po ay natural lamang. Kung makakita ka ng sino mang masigasig na namumuhay para sa Panginoon, masasabi mong pambihira ang mga kapatid na iyon. Pambihira ba iyon? Abnormal sila at normal ka? Hindi. Yan ang pinaka-natural. Yan ang pinaka-normal na bagay. Maliban kung gagawin mo iyon, iyon ang abnormal. Ito po ang ibig kong sabihin. Kaya, ang kasalanan ng pagsuway bilang isang taong ligtas, ang pagkapabaya sa dugo ni Jesus at sa kanyang biyaya ay magiging isa pong kasalanan. At pagkatapos, siyang itinuturing na dakila ang kaligtasan ng kanyang espiritu ay dapat na isaalang-alang ang dakila at mahalagang kaligtasan ng espiritu ng ibang mga tao. Sinabi ni Jesus sa Mateo 16 verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang mawawala naman ang kanyang buhay ay hindi nang hangahulugan ng buhay sa katawang ito? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hindi natin alam kung gaano kalaki at kahalaga ang espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya handang iligtas tayo ng Diyos kahit na ang kabayaran ay ang kanyang kaisa-isang anak. Meron bang hangal na nagbabayad ng mataas na halaga para sa isang bagay na walang kwenta? Kung ang isang tao ay nawala ng isang bagay at sinubukang bilhin nito sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang buong kayamanan dahil ang bagay na iyon ay napakahalaga sa kanya. Kung may nakamamatay na sakit ang isang anak na lalaki, ang kanyang ama ay handang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang mailigtas ang kanyang anak. May nakita na akong ganyan. Opo, sa Mongolia, ang isang anak na lalaki ay mayroon pong leukemia. Ang kanyang ama ay isang pintor. Ang kanyang ina ay isang guro sa matematika. Isang guro sa matematika sa high school. May kapatid siyang babae. Lumipat sila mula sa lalawigan patungo sa lungsod ng Ulaanbaatar at gumawa ng isang ger, tradisyonal na bahay sa Mongolia. Ang kanyang ina ay huminto sa pagtuturo. Ang kanyang ama ay huminto rin sa kanyang trabaho para lamang mapagaling ang sakit ng anak. At sila'y na-evangelize ng ating church. At sila po ay naligtas. Pumunta po ako sa bahay nila. Nakahiga ang anak nila sa kama pero nakangiti po ito. May nagagawa po siya habang nakahiga. Siya ay may kahusayan ng kamay. Ang kanyang ama ay gumuhit ng isang larawan at dinala po ito sa church. Magaling siyang mag-drawing. Ang buong pamilya ay nagtutulungan upang matulungang gumaling ang kanilang anak. Nakita ko ito at labis po akong humanga. Gayunpaman, dahil lahat sila ay naligtas, wala ni isa sa kanila ang natakot mamatay. Ang ating mga kaluluwa ay napakahalaga.
na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. Ang isang bagay na kailangan ninyong malaman na kahit na walang ibang tao sa mundong ito at kahit nag-iisa lang ako o nag-iisa ka man, tiyak na darating at mamamatay ang Panginoon para sa iyo. Tiyak na darating ang Panginoon. Alam niyo ba kung gaano niya kamahal ang bawat isa sa atin? Bawat kaluluwa? Hindi niyo po ba alam? Alam natin kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan. Ang pamilya ko, ang mga kamag-anak ko, ang mga kaibigan ko, at maging ang sinumang wala naman talagang kinalaman sa ating sarili, sa isang tao ang kaluluwa na nasa kanila. Mayroong isang kaluluwang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Mahal ng Diyos ang kaluluwa ng taong iyon at namatay si Jesus pa sa krus para rin sa taong iyon. Paano natin magagawang hindi ipangaral ang mensahe sa kanila? Siyempre, kung hindi na nila tatanggapin, kapag nangaral tayo, wala tayong magagawa. Pero masasabi ba natin, wala akong kinalaman sa pagpunta nila sa impyerno? Masasabi ba natin yan? Talaga po ba? Sinusubukan ba natin magligtas kahit ng iilan? May ilang mga kapatid ang nakakamangha. Para mailigtas ang ilang tao, hindi sila nakakatulog, nagsusumikap sila upang iligtas kahit isang tao. Ginagawa nila ang lahat ng pagsisikap. Inilalagay nila ang kanilang buong puso. Hindi sila gumugugol lang kahit isang sentimo para sa kanilang sarili. Ngunit gumugugol lang may bukas palad upang iligtas ang kaluluwa ng iba. Ito'y nagpapatunay na mayroong pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ngunit kung iisipin mo ng basta-basta ang tungkol sa pagkakaroon ng kaligtasan ng iba, o sasabihin mo na kung hindi mo nais na maligtas, anyway, wala naman itong kinalaman sa akin. Kung ganoon po, ikaw ay nahuhulog sa kasalanan ng pagpapabaya sa dakilang kaligtasan na ito. Sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan na iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Opo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Anong kahabag-habag? Hindi ito nangangahulugang mapupunta ka sa impyerno. Kaya sa 1 Corinto 9:19, sabagat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat. Sa 22, upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Upang mailigtas ang isang kaluluwa, naging gaya siya ng isang alipin. Parang alipin. Naglingkod at tumulong. Namuhay din si Jesus ng gayon. Gayon din si Pablo. Hindi ba pwedeng gayon din tayo? Kapag naligtas ang isang tao, tayo ay nagagalak. At kapag siya ay hindi naligtas, tayo ay nasasaktan. Yan ang puso ng Panginoon. Tingnan po natin sandali sa Kawikaan. Kawikaan 24. Basahin natin ang Kawikaan 24, talatang 11 at 12. Basahin natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Dito po, silang dinadala sa kamatayan. Sino po ang mga ito? Silang dinadala sa kamatayan. Silang dinadala sa kamatayan, sila po ang mga taong hindi ligtas, na pagmamay-ari ng Diablo at hinihila sila patungo sa impyerno. Pigilan mo sila. Ang sabi, iligtas mo sila. Iyon ay may diin. Huwag mo silang pababayaan, mapunta man sila sa impyerno o hindi. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kaya silang mga
nasa daan patungo sa impyerno, huwag mo silang pabayaan. Maaari bang iligtas ng Pangulo ng Estados Unidos ang isang kaluluwa? Maaari po ba sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad? Hindi ho maaari. Ang pinakamahusay na siyentipiko sa mundo, gamit ang kanyang teknolohiya upang gumawa ng isang rocket at ipadala ito sa buwan, at kahit na magpadala ng isang rocket sa Mars, maaari ba siya magpadala ng isang tao sa langit na may gayong kakayahan? Kaya bang bumili ng kaluluwa ang pinakamayamang tao sa mundo gamit ang kanyang kayamanan? Kaya bang pagalingin ng isang mahusay na doktor ang kaluluwa ng isang tao? Hindi maaari. Tayo lang ang makakagawa nito. Pag-isipan niyo ito, napakalaking pribilehiyo na mailigtas ang isang kaluluwa. Magagawa bang buhayin ng patay ang patay? Subalit, kaya natin. Dahil buhay tayo. Sa Mateo 8:22, ngunit sinabi sa kanya na Yesus, sumunod ka sa akin at hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Ipaubaya sa mga patay ang paglilibing ng mga patay. At ikaw ay buhay, kaya humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ipangaral mo ang kaharian ng Diyos. Buhay po tayo. Dapat gawin ng mga buhay ang gawain ng mga buhay. Huwag kumapit sa mga bagay na ginagawa ng patay. Kailangan nating malaman ng mga Kristiyano na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pinakadakilang misyon sa mundo. At layunin ang pamumuhay sa mundong ito. Kaya sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng fall retreat at Bible seminars na dapat matuloy. Narito, hindi namin ito nalalaman. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang isang tayo mapupunta sa impyerno o hindi, ay hindi ko alam. Kahit na hindi nyo alam, hindi ba niya alam ang sa mga puso tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa? Hindi ba niya nalalaman at ang bawat tao ayon sa gawa niya, hindi ba niya gagantihan? Ayon sa anong mga gawa? Nangaral man tayo o hindi? Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa mundong ito, ang paggawa ng masama ay kasalanan, gumawa ng masama at nandaraya ay kasalanan. Ngunit pagdating sa mga Kristiyano, kasalanan para sa atin na hindi gumawa ng mabuti. Ang pinakamabuti ay ang makapagligtas ng kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kung hindi ninyo ito gagawin, ito po'y kasalanan. Sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. May ilang mga tao na hindi nalalaman na ito ay kasalanan. Sinasabi nila na mamuhay naman ako ng mabuti, ngunit hindi sila interesado sa pagliligtas ng kaluluwa ng mga tao. Ang iba'y gumagawa ng mabuti. Salamat po. May sarili akong kalagayan, kaya hindi ko iyon magagawa. Pasensya na. Ngunit kahit hindi ko naman gawin, gagawin naman ito ng iba. Siyempre po, gagawin nila. Subalit pagharap mo sa Panginoon, ikaw ay sasawayin. Kung tunay ka talagang ligtas, lubos kang sasawayin. Kaya sa Ezekiel chapter 3 verse 17 hanggang 18, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Kaya kung ipapangaral ninyo ang Ebanghelyo sa isang tao at siya ay hindi makinig, ang tao yun ay mamamatay sa kanyang mga kasalanan, subalit ikaw ay malaya. Kung hindi man makinig sa iyo ang mga tao, ayos lang po yun. Ang bantay ay dapat nahipan ng trompeta kapag nakita niya na paparating ang kalaban upang matulungan niya ang iba, upang makapaghanda. Ngunit kapag lumusob ang mga kalaban, ikaw ay nakatingin lang tapos nanonood at hindi niya hinipan ng trompetang babala, kundi hinipan para sa kanta, at ang mga tao sa lungsod ay mamamatay. Kung ganoon, ano ang dapat gawin sa bantay na yon? Tayo ang mga bantay, dapat nating hipan ang trompeta ng Ebanghelyo. Pakinggan man nila tayo o hindi,
Ang mga makikinig ay makikinig at ang mga ayaw makinig ay hindi makikinig. Responsibilidad po ng mga tao na makinig at hindi makinig at responsibilidad naman natin na ipalaganap ang ebanghelyo. Kung babasahin po ninyo ang aklat ni D.L. Moody, kapag hindi siya nakapag-evangelize, sinasabi niya, hindi ako nakapag-evangelize ngayong araw na ito. At bumabangon siya sa kalagitnaan ng gabi at lumalabas siya upang mangaral kahit sa isang taong nakatayo sa ilalim ng ilawan sa kalsada. Kahit na hindi natin magawa ang gaya nito, hindi po nararapat na hindi tayo mangaral kung ang pag-ibig ng Panginoon ay labis na namumukadkad sa ating mga puso. Gaya ng sa Jeremias 20 verse 9, at kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Kaya para sa kanya, kung hindi niya ipapangaral ito, hindi ito makakaya ng puso niya dahil nakakapanglumo ito. Kaya dapat siyang mangaral. Kaya napakabuti po kung tayo ay may misyon at pagdanais na ipangaral ang ebanghelyo ng gaya nito. Tama po ba? Kung magagawa nating mangaral pa isa-isa. Anong sinabi ni Cain pagkatapos niyang patayin ang nakababata niyang kapatid na si Abel? Sinabi ng Diyos, nasaan si Abel na iyong kapatid? Kaya't sinabi niya, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Hindi ko alam. Sinabi ng Diyos, hindi mo alam? Ang tinig ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin. Paano siya dumadaing? Diyos, binugbog ako at pinatay ng aking kapatid. Pakiusap, bigyan mo ako ng hustisya. Naririnig ng Diyos ang tinig ng dugo, ngunit sinabi ni Cain, ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman. Kahit na hindi tayo pumatay ng tao, ngunit gaya ni Cain, kapag may nakikita tayong buhay na namamatay at hindi natin tinulungan, tayo ay nagiging second hand, indirect murderer. Hindi ba natin ito alam? Napakagaling mong magsinungaling kung hindi mo alam. Hindi po ba talaga ninyo ito alam? Hindi nyo alam kahit na iniwan ninyong nag-iisa ang tao na maaari sanang maligtas kung ipinangaral mo ang ebanghelyo at siya ay napunta sa impyerno? Wala ba itong kinalaman sa iyo? Wala pa rin kinalaman kahit na nadaan na ninyo ang isang tao at siya'y halos mamamatay na, ngunit maaari pa sanang maligtas kung tinulungan ninyo, ngunit namatay? May isang tao na nagsabi na may isang taong nalunod at namatay dahil nagpanggap siya na hindi niya alam. Hindi niya narinig noong sinabi ng taong iyon na iligtas mo ako. Sinabi niya na tuwing dumaraan siya, patuloy niya naririnig ang boses kapag dumaraan siya sa lugar na iyon. Kaya, dapat nating isaalang-alang na ang kasalanan ng hindi pangangaral ng ebanghelyo ay maaaring maging kasalanan ng pagkapabaya sa napakadakila kaligtasan. Kaya ngayon, sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya, sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya at pananampalataya, Napakaraming mga salita sa Biblia, napakaraming salitang biyaya ang nakasulat sa Biblia. Gayunman, wala nang hihigit pang biyaya kaysa sa biyaya na pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at iniligtas ang ating mga kaluluwa sapagkat sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang aklat ng Efeso ay isang sulat na ipinadala para sa mga naligtas sa Efeso. Sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo'y naligtas at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, ang pinakadakilang biyaya ng Diyos sa tao. Gaano kalaki ang ibinayad niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang handog pang kasalanan para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na lumikha ng sansinukob, pinamumunuan ng kalawakan sa pamamagitan ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng salita. Ngunit, hindi ang salita ni ang kapangyarihan ang makapagliligtas sa atin. Dahil ang Diyos ay matuwid na Diyos, dapat siyang magbayad para sa ating mga kasalanan.
ang pagsusugo niya sa kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan upang mamatay sa krus ay gaya ng ang Diyos mismo ang namatay para po sa atin. Kaya nga sa mga gawa, chapter 20, hindi sinabi na dugo ni Jesus, kundi sinabi na ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. At ang dugo na idinanak ni Jesus ay sariling dugo ng Diyos. Alam po ba ninyo kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa niya? At kung gaano kadakila ang kaligtasan? Tayo, maging ako, ay hindi ko nalalaman kung gaano kadakila ang kaligtasan. Anyway, habang higit nating pinag-aaralan ng Biblia, ay higit nating maiisip kung gaano kadakila ang kaligtasan. Ang ating mga puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat at kagalakan. At wala tayong magagawa, kundi ipangaral ang katotohanan na ito. At maging ito man ay ating pag-asa na tayo ay mamamatay o mabubuhay para sa Panginoon na nagligtas sa atin, natural lamang po ito. Tingnan po natin sa Colossians sa chapter 1. Colossians chapter 1. verse 6, basahin natin ng sabay. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Na dumating sa inyo. Ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem, nagbalik patungong kanluran at nakarating kalaunan sa silangan, ngayong huling panahon, mahigit 2,000 taon pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus, ang ebanghelyong ito ay nakarating sa atin at ipinangaral din po sa atin. Kaya mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang araw na iyon ay ang araw na ikaw ay naligtas. Happy day, the day Jesus washed all my sins. At this happy day, ang aking miserableng katawan ay nabago. Happy day, hindi natin malilimutan ang araw na iyon. Mula ng araw na tunay nating naunawaan ang biyaya ng Diyos, hindi natin malilimutan ang araw na iyon. Ang araw na tunay nating naunawaan ang biyaya ng Diyos, nagsimula na ang ating bagong buhay mula ng araw na iyon. Ngayon din, maraming tao ang nabautismuhan ngayon. Ngunit ano ba ang bautismo? Ang bautismo ay ang patotoo sa harapan ng Diyos at ng mga tao kung ano ang naganap sa iyong puso. Ako ay namatay at inilibing na kasama ng Panginoon. Isang makasalanan ay namatay at nabuhay bilang matuwid na tao. Namatay na ang aking sarili. Nabubuhay na ako para sa Diyos. At ang pamumuhay ko para sa aking sarili ay namatay at inilibing. At ngayon ay isang bagong mundo ang nagsimula para sa Diyos. Kaya masasabi kong ang bautismo ay isang paglilibing. Tama po ba? Ano po ang inililibing? Ang dating pagkatao. Dito sa sakim at matigas ang ulong mundo, namuhay ako ng may pagdanasa at ako'y inilibing. Tapos na po ito. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, ang bagong mundo kung saan nabubuhay para sa Panginoon ay nagsimula. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dapat ay mayroong resulta, hindi po ba? Mula ng araw na aking naunawaan, ano po ang nangyari? Kung paanong ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan? Kaya ang iglesia ng Colossas, iglesia ng Efeso, iglesia ng Corinto, o ano pa mang iglesia, kung paanong ito'y namumunga,
Gayun din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya pagkatapos na kayo'y maligtas, kayo'y lalago at mamumunga. At habang kayo'y lumalago, kayo ay mamumunga ng mabubuting bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga pagbabago sa ating buhay ay isa ring bunga. Tama po? Pinag-aaralan po natin ang siyam na bunga ng Espiritu Santo. At hindi pa ito natatapos. Sa Galatia chapter 5 verse 22, at sa mga kasunod na talata ay patungkol sa siyam na bunga ng Espiritu Santo, kailangan natin pag-aralan hanggang sa tayo magkaroon ng bunga sa ating buhay. Kung tayo magkaroon ng bunga at ipangaral ang Ebanghelyo, kung gayon ay maraming kaluluwa ang maliligtas, ito po ang bunga. Ang puno ng ubas ay dapat na magbunga ng ubas. Ang bunga ng isang Kristiyano ay maipanganak ang marami pang Kristiyano sa pamamagitan ng evangelism. Ang mga tao sa panahon ngayon ay walang anak, tama po ba? Ang ilan ay sinasabi, huwag ka na mag-asawa. Sinasabi nila sa inyo na huwag nang mag-asawa at namuhay lang ng gusto ninyo. Ang ilan naman sinasabi na kahit mag-asawa ka pero huwag kang magkakaanak. Gano'n ba kahirap para sa atin ang magpalaki ng anak? Dahil kapag nagkaroon na tayo ng anak, pagkatapos ng pagkapakasal, ay nahihirapan naman tayo magpalaki ng mga anak at hindi tayo nakakaramdam ng saya sa buhay natin dahil sa pagpapalaki ng mga anak. Sinasabi ng mga tao noong unang panahon, kapag ang mga bata ay pinapanganak, mayroon silang kakayahan na kumita ng pera. Subalit ngayon sinasabi ng mga tao na ang mga bata ngayon ay pinanganak na walang ganitong kakayahan. Kapag ang mga magulang ay pinalalaki ang kanilang mga anak, pagkain lang ba ang inihahanda nila? Gaano ba kalaki ang sakripisyo ng mga magulang para turuan ang kanilang mga anak? Terrible po ito. Huwag na tayong magkaanak, sabi nila. Kaya may dalawang taong nagpakasal subalit walang anak. Ang ilan ay pinalalaglag ang bata, kahit nasa tiyan pa lang ito, ay pinapatay na nila. Kaya ngayon ay doble ang dami ng mga bata na namamatay sa tiyan kaysa ipinanganganak. Napakamakasarili po nito. Ngayon, ang kasaysayan ay matatapos sa sarili nito. Sinasabi ng Biblia na ang anak na ipinagkaloob ng Diyos ay siyang bunga ng sinapupunan. Sinasabi ng Biblia na ang anak ay pamana ng buhay. Sinasabi ng iba, kung walang naliligtas, kailangan ninyong magsikap ng doble sa church. Sa madaling salita, manganak tayo ng doble sa dami, spiritual. Kaya nga, ito ay isang paraan para sa ibang pamilya na magkaroon ng maraming anak at maligtas. Ganito po ay maraming miyembro ng pamilya. Sa ganito, maraming miyembro ng pamilya ang naliligtas. Bagaman mabuti na magkaroon ng maraming anak at sila ay maligtas, o kaya ito ay mabuti na mag-evangelize upang maraming taong maligtas, anyway, kailangan nating magbunga at lumago. Kailangan na tayo ay magbunga. Naligtas tayo, subalit hindi nagbubunga. Tulad ng namumunga sa tagtuyot, paano tayo mag-evangelize dahil marami sa atin kung minsan ay naliligtas ng paisa-isa ng mabagal. Lahat ng tao sa labas ay tumatakbo patungo sa impyerno at hindi nila nalalaman kung saan sila patungo. Subalit nalalaman natin, hahayaan lang ba natin sila? Bagaman nalalaman natin kung saan sila patungo? Sinasabi natin na usap mo na tayo kahit isang minuto. Nalalaman mo ba kung saan patungo ang buhay mo? Ano ang kinakailangan ninyong sabihin? Tayo po, kahit papaano ay naihimok natin silang makinig. Nagpaplano tayo at naghahanda na mag-evangelize sa fall retreat. Sinasamahan sila sa counseling o kaya ay dinadala sila sa mga Bible seminars. Kaya hayaan silang matanggap ang ganito kadakilang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaloob mula sa Diyos, isang kaloob na walang bayad mula sa Diyos. Kaya sa unang Juan chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang layunin ng pagparito ni Jesus sa sanlibutan ay upang iligtas ang mga makasalanan. Ibig sabihin nito na siya ay pumarito upang alisin ang ating mga kasalanan. Kaya sa Juan chapter 1 sa verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Doon po ang kasalanan ko at ang kasalanan ng sanlibutan ay inalis na. Kaya sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan.
Ito po'y biyaya na ipinasa ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Jesus. At inalis ang kahatulan at ibinigay kay Jesus at ang Panginoon ay dinanak ang kanyang mahalagang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ganito kadakilang kaligtasan. Kaya habang pinag-aaralan po natin ang Biblia, tinampunin niyo ulit ang mga salita ng kaligtasan. Ang isa ay namatay para sa lahat at inilagay ako sa gitna nila. Ang isang tao, ang bugtong na anak ng Diyos, ang banal ay namatay para sa isang makasalanan gaya ko. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya sa pamamagitan ng dugong iyon, ang mga kasalanan ko'y pinatawad magpakailanman at ang Panginoon ay mupo sa kanan ng Diyos at nananalangin para sa akin maging sa ngayon. Malilimutan ba natin ang biyayang iyon? Hindi dapat natin kalimutan ang ganito kadakilang kaligtasan, hindi lamang para sa ating kasalanan, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Pinagkasundo tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging handog na pantubos na pinagkasundo ang alitan sa pagitan natin at ng Diyos. Ang Panginoon ang gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya gaano kadakila ang biyayang iyon? Malilimutan niyo po ba ito? Malilimutan niyo po ba? Bagaman malimutan ninyo ang lahat ng bagay, subalit huwag ninyong kalimutan ang biyayang ito. Kung malilimutan po ninyo ang biyaya, sinasabi ng Diyos, ang Diyos ay nakamasid. Hindi natin ito makakalimutan. Ang ganito kadakilang kaligtasan ay hindi dapat natin makalimutan. Ang ganito kadakilang kaligtasan ay dapat huwag pababayaan. Kagaya po ng sinabi ko, mayroong napakaraming bagay na nais kong sabihin sa inyo ngayon. Subalit sasabihin ko na lamang po ito sa inyo sa susunod. Kung mag-asalita ako ng mahaba ng minsanan lang, ay hindi ninyo magagawang tunawin ang lahat ng ito. Kaya sasabihin ko po ito sa inyo ng dahan-dahan. At sa susunod po, kaya kailangan ninyong patuloy na pag-isipan ang tungkol dito sa dakilang biyaya ng kaligtasan. At dahil sa tayo ay nabubuhay at namamatay para sa Panginoon na sa atin ay nagligtas, kaya mayroon pa tayong gawain na dapat gawin para sa ebanghelyong ito. Kailangan nating siguraduhin na ang biyaya ng Diyos ay hindi mawalang kabuluhan. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin naman Diyos. Noong kami ay lumakad na malayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, noong kami ay nabubuhay para sa laman, para sa mga walang kabuluhan sa mundong ito, noon kami ay mga kaaway pa ng Diyos sa pamamagitan ng aming masasamang gawa, pinasasalamatan ka po namin para sa dakila at kamangha-manghang biyaya na ang Diyos ay inibig kami at kinuha ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iniligtas mo kami nang wala ang aming anumang gawa. Kami na mga iniligtas sa pamamagitan ng dakilang biyaya ng Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami upang kami makapamuhay lamang para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos, sa nalalabi naming buhay at tulungan mo po kami na maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos na sa amin ay nagligtas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi paligtas. Tulungan mo po ang maraming kaluluwa na maligtas sa Bible Seminar na idinadao sa iba't ibang lugar at gayon din po sa paparating na Autumn Retreat, pakiusap, ipaalam mo po sa amin kung ano ang dapat naming gawin para sa gawain ito, para sa gawain ng Ebanghelyo ng Diyos. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat ayon sa iyong mahalagang kalooban upang huwag kaming maging tamad. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.